Nesh, congratulations. It is a big honor for you to be here on ANC. Congratulations. Kamusta? Anong pakiramdam na nakuha mo yung gold medal? Sobrang nakakapanibago po, sir. Overwhelmed po ako sa nangyayari po para sa akin ngayon. Parang dati, pagkagising mo, lalakad ka, parang wala lang. Ngayon, pag ano, sabihin, uy, si ano to, si Pitesio to, nag-gold. So, parang, nakakapanibago po ang nangyayari. Sobrang blessed po. Sobrang blessed ko po. Ikaw ang pangalawang Pilipina na nanalo dito sa IBA Women's Boxing World Championships. Una si Josie Gabuco, yes, noong 2012. Ano ba to? Ito yung talagang pinangarap mo? Isa sa mga biggest tournaments in boxing na talagang pinaghandaan mo ito? Yes po. Isa po talaga ito sa gusto kong makakuha ng gintong medalya po. Tapos, next SEA Games sana, nakatatlong silver ako doon. Tatlong try ako, pero tatlong silver talaga. Tapos, Asian Games, World, tapos Olympics po talaga. Ngayon, kwento mo naman yung naging takbo ng competition. Ang daming mga close finishes. Tapos pati yung final mo against Ludmila Vorontsov, ano, naging split decision pa. So ano yung naging kwento nung buong torneo para sa'yo? Sa bago po pumunta sa World, kumbaga sobrang ano po, ang gaan ng pakiramdam ko, yung kumbaga walang pressure talaga sa akin. Yung hindi kagaya sa mga previous na laro ko, na iba pa nasa Pilipinas pa lang ramdam ko na yung pressure, pero ito wala eh, parang sobrang clear, klarado ng utak ko. Pakagaan talaga ng pakiramdam ko sa papuntang Russia po. So, tingin mo bakit? Siguro pro dahil ano, mas binigay ko yung tiwala ko kay God. Kumbaga, ikaw nang bahala dito, Lord. Ako ang gagawa, ikaw na pong bahala. Mm. Yun po yung inano ko. Ngayon, taglamig sa Russia eh, di ba? Ibang-iba sa klima, sa weather ng Pilipinas. Medyo nanibago ka ba? O ano yung naging strategy mo para at least doon ka pa rin sa fight shape? Hindi naman po kasi bago po kami umalis pa puntang Russia. Kumbaga sinabihan na kami ni Coach Nolito na ganito yun, malamig dito sa Russia. Siyempre, parang inano na niya kami, binriefing na niya kami bago pa kami umalis. So paghandaan, ihanda namin yung sarili namin sa lamig or kahit ano man yung andun dun sa Russia. Basta wag namin isipin or pressure ang sarili namin po. So, wala po talaga akong pressure po talaga sa sarili noong that time po. Nesh, papuntang final, syempre ito na, malapit na gold medal match. Ano yung naging preparations mo against the Russian? Tapos naging split decision na victory pa. Pero pakikwento mo naman yung mga moments na yun. Bago po yung laban, bago po yung finals, so believe po ako sa mga coaches ko, kay Coach Galido at kay Coach Boy po. Kasi kahit na alam nilang host country, malakas, dun mismo siya eh, dun talaga siya eh. Kahit alam nila yon, hindi nila ako pinressure eh. Hindi nila ako pinagsabihan na, oh ganito gawin mo kasi host country to, in-knockout mo, ganun. Parang wala, parang nakita ko sa kanila yung, pero kabado, alam kong kabado naman po kami, parehas po kabado kami. Pero nakita ko sa kanila yung pagiging kalmado lang nila. Pero ramdam ko din naman po na kinakabahan sila, pero hindi nila ako pinressure. Yun yung pinakagusto ko po talaga, yung wala akong naramdamang pressure mismo sa mga coaches ko. Kasi kung mararamdaman ko yun, mas bigat, mabigat yung mararamdaman ko. Kasi kung pressure sila, paano na lang po ako? So, lalo yun, pa na may home court advantage. Po, yun po. Diba? So ano, nung mismong nasa ring ka na ba, medyo nagkaroon na ng kaba nung nandun na. Tapos yung, syempre, yung lahat ng crowd para sa kanya eh. Yes po, kabado po ako. Pero nung nasa taas na po ako ng ring, nung sumisigaw na po yung mga nanonood doon, inangat ko yung kamay ko. Kumbaga, inisip ko na, sige, isigaw niyo pangalan ko, isigaw niyo pangalan yun yung ko. Yun yung naging motivation mo. Isigaw mo pangalan ko, yun po yung inanong ko. Ginanong ko talaga kamay ko, sumigaw pa kayo. Inisip ko pangalan ko yung sinisigaw nila. Sa preparations nila, coach, sa preparation ninyo, although, di ba, mula sa iba't ibang country itong mga to eh, pero naging malaking bagay yung YouTube, pati yung social media para paghandaan ninyo. Gano'n kayo naging tutok doon? Mostly po ang nagtutok po sa mga ganyan sila, coach eh. Tapos kumbaga, ako, hindi ako yung titingnan ko ng buong laro, yung kalaban ko. Kumbaga, kahit isang round lang, 1 minute, okay na ako doon. Parang okay na ako. Kasi pag once tinitingnan ko ng buo, yun at yun na lang yung iisipin ko eh. So okay lang ako na kahit sandali lang. Tapos, alam ko naman, may tiwala ako sa mga coaches ko na idadagdagan pa nila. Kasi sila talagang tumututok eh. Sila ang nakakita talaga eh. So,
mas nagtitiwala ako sa mga sinasabi nilang strategy at gagawin namin sa taas ng ringgo. So tingin mo ito yung ginawa nyo ngayon para sa IBA Women's Boxing World Championship. Ito yung magiging winning formula nyo papasok ng SEA Games. Yes po. Okay, so pag-usapan natin yung SEA Games. Lima kayo sa women's team, sila Josie Gabuco, sila Risa Pasuit, na magko-compete sa SEA Games. Anong silver medal nga? Sabi mo, tatlong silver medal. Ngayon, gaano ka kakumpiyansa, confident na makakuha ka ng gold? Kapag 95% po. Okay. Yan po yung ano. Kasi gustong-gusto ko talaga makakuha, lalo na dito tayo po yung host country. So, kumbaga, nasa 95% po. Wala bang pressure? Sa ngayon po, wala pa. Pero pag palapit na po siguro, doon na po siguro yung pressure mararamdaman namin. Sino ba yung mga malulupit na boksingero sa makakalaban sa SEA Games? Thailand lang naman po yung ano. Kasi kilala ko naman na po lahat ng mga player po. Pero ang Thailand po talaga, yun po yung nasa isip ko, Thailand po. Anong tingin mo, Nesh, para makakuha? Anong tingin mong kailangan gawin pa? Siyempre, kailangan lagi may improvement, di ba? Anong tingin mong kailangan gawin pa ng team para makakuha lahat kayo ng goal? Sa akin, sa sarili ko po, kung ano po yung ginawa ko sa world, dadagdagan ko po yun. Kasi iba yung laro ko dun eh. Iba yung laro ko. Kahit ako nung napanood ko yung mga video ko, hindi ganun yung laro ko eh. So may nabago talaga sa laro ko. Di ako ganun maglaro talaga. Kasi ako more on points. Yung tig-isa, dalawa, ganun lang. Pero yun, tak, ganun yung ginagawa ko. So parang, nagulat. So inuunti-unti mo lang? Tapos pwede kang go for the kill, kumbaga. Yes po, yes. Kumbaga naghahanap ako ng timing. Pag nakapasok na ako sa'yo, asahan mong kaya na, bibitaw na po. So, kinakwento mo sa amin kanina bago tayo mag-on-air na isa sa mga advantage mo yung pwede kang mag-switch ng stance. Yes po. Pwede kang southpaw ka talaga pero pwede kang mag-orthodox. Yes, so tingin mo paano mo nakakatulong yun? Kano nahihirapan din yung mga kalaban para sa ganung style? So tingin ko po kasi gaya nung sa nangyari po sa World Championship kasi pinag-aaralan nila yung ano eh pagiging kaliwa kaliwete ko eh. So doon nila yung pinag-aaralan ko pag tas pa kasi nung ginagamit ko yung kaliwete ako naglaro doon, nakukuha nila ako. So bigla, ina-adjust ko kaagad yung sarili ko sa kanan. Tapos pagdating ko sa nagkanan na ako, nahihirapan sila sa akin. Kaya tinuloy-tuloy ko na sa kanan na ako. Tapos pag nakukuha naman nila ako sa kanan, magsiswitch naman ako sa kaliwa. So nalilito talaga sila. So sobrang malaking advantage po yung... Pinangaralan kayo ng Malacanang ni... Nakilala kayo ni President Duterte at nabigay ng malaking cash incentive. Kwento mo, gano'ng kalaking bagay yun sa lahat ng paghihirap na nakukuha ninyo yung gusto ninyong suporta? Sobrang napakalaking bagay po yun sa akin, lalo sa pamilya ko. Kasi nga, syempre, nanggaling din po kami sa wala. So basta po, nasubukan kong tumira na tarpaulin lang. Ay, yung trapal lang yung bubong, lahat po, trapal lang yung gamit namin sa ilalim ng puno ng rambutan po. So, pero yung never ko pong kinahiya yun. Kasi alam ko naman na andyan po si God para i-guide kaming pamilya ko po. Tapos, mas nagpursigi po ako doon. Nung nakita ko yung ganung sitwasyon namin, nagpursigi po ako doon. Tapos, itong matatanggap ko pong pera, papatapos ko po yung bahay na nasimulan ko. Tapos, mag-i-invest pa po ako ng lupa or ano pong pwede. Yun po yung, kaya sobrang malaking bagay po. Malaki pong pagbabago sa pamilya ko po ang pera na matanggap ko dito ngayon. Para rin sa women's boxing? Sa women's boxing po, alam ko pong mas magpupursige po yung mga teammate ko kasi nga alam nilang, uy si Ate Nesh, uy si Nesh, nakatanggap ng ganito, ganda ng mga na benefits na nakukuha niya. Sana makatulong sa kanila na ipursige nila yung sarili na, ipush pa nila yung sarili nila na maka-gold din po sa world para madami. Hindi lang po ako sana yung makaranas ng ganito. Kung baga, dapat kami lahat po. Speaking of pushing and talagang ibibigay ang lahat, nung 2016 came up short, papuntang Rio Olympics. Ngayon, hindi pa automatic na qualifier tong gold medal. Kung baga, meron pang qualifier sa February sa Asia Oceania Championships. Anong tingin mong chances mo doon? Kasi ito world eh. Lahat, Russian, European, ito Asia, Oceania. Anong tingin mo magiging competition dito and kailangan mo lang ng bronze medal? Di ba? Para maka-qualify sa Tokyo. Yes po.
So darating po na Olympic qualifying, alam ko pong mas yung pressure, mas grabe yung pressure po diyan. Lalong-lalo na po dahil Olympic qualifying yun. At saka hindi din naman basta-basta yung magpapatalo yung mga ibang bansa kasi gusto din nila makapasok sa Olympics eh. Yun din yung mga pangarap ng mga kalaban ko. Kahit ano, pag nag-uusap-usap kami kasi magkakaibigan kami after ng laro eh, sasabihan nila ako, see you in Olympics, ganito, ganyan. Kasi nga, nag-gold na daw ako sa world daw. So, inisip nila na kayang-kaya ko na mag-Olympics. So, syempre, hindi natin alam yung takbo ng panahon eh. Hindi po natin alam eh. So, iniisip ko po yung pressure po talaga. Ano kailangan mong gawin para makakwalify? May tiwala naman po ako sa mga coaches ko. So, kung ano po yung ibibigay nilang training, ibubuhos ko na lang po lahat. Basta makikinig lang po ako lagi sa kanila. Alright. So, maraming salamat, gold medalist Nesty Petesho. Thank you, sir.